paalala lang sa mga katropang driver at mekaniko para hindi mangyari yung ganito. Yan, pasensya na kung madumi dahil galing sa operation ito. Saka masipag maglinis yung driver niya, kaya ganyan. At may kalumaan na rin. Basta ang importante, naipakita ko lang kung ano yung nangyari dito sa truck na to. Yan, yung nakasalpak dyan na suspension, yun yung nabunot. Yan, ang daming nasira. Mga hose. Yan, pati housing ng filter. Ayupi. Papalitan na yan. Saka malaking trabaho. Kaya iwasan natin na mangyari yon. Kaya dapat bago gamitin, mag-inspection tayo ng machine. Pinahatak pa ito sa towing truck para maiuwi lang kasi sa quarry nangyari. Kaya ang laking trabaho. Tapos yung dilipa ng machine. Saka gastos sa mga pyesa na papalitan. Pasensya na kung maingay dito kasi nasa workshop ako. Yung tatlong bolt na yan, yan yung kusang kumalas kaya nangyari yon. Dapat yan, lagyan natin ng metal plate na lock niya, thread lock, at saka bigyan ng tamang ipit para sigurado. Ayaw ko lang magbanggit ng pangalan ng machine para walang masagasaan na kumpanya. Yung bolt dito ang natanggal, yung tatlo dito. Yan, nabunot. Kaya ganun lang nangyari. Yan, pati suspension head, baluktot. Dahil dun sa aksidente na yan. Yan, upunan ko ba yan? Yan, yung rene-repair ng welder. Dahil nawala sa align. Yan, napalitan na itong stick niya ito. Nangahoy lang o nag-rub out sa ibang machine na hindi na magagamit. At saka madilipa ito ng isang linggo dahil sa pagre-repair. Lalo na kung binili pa na po yung suspension na nasira. Mas malaki pa sanang gastos. Mabuti na lang i-repair lang namin. Pinalitan lang yung stick niya. Kawasan ng gastos. Saka rinap out na rin sa ibang machine na nakatingga na. Restrapan. Ang daming involved sa pagre-repair nito. Nandiyan ang fireman, welder, at saka mekaniko. Yan, napalitan na namin itong housing ng filter, at saka itong mga tubo. At saka itong filter dito rin. Bawal siya talaga dura. Ako magluto ngayong ano? Okay. Oh. Ikot ba eh? O tingnan mo nga wala.
Yan, naikapit na lahat. Kaya pwede nang gamitin. Paalala lang sa mga baguhan na mekaniko, kapag nagtanggal tayo ng bolt nito, yung tatlo dito sa baba ng suspension, bago magbaklas, dapat kailangan natin ito. Kung maglagay tayo ng ganitong kahoy, nakalang niya o bakal, bago magbaklas. Kasi kapag hindi naglagay, biglang bagsak ito. E paano kung may tao sa baba niya, pwede makapatay. Kaya delikado. Yun lang mga katropa. Kung may natutunan tayo sa video ito, sana huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Salamat. Ingat tayo sa trabaho mga katropa.